sakihin ang cancer cell. Ang tawag dyan, cancer immunotherapy. Ibig sabihin, kailangan palakasin mo ang immune system. Diba? Kailangan may armas ang immune system natin para labanan yung mga kalaban ng mga cancer cell. O makinig mabuti, kailangan palakasin ang immune system. Tingnan nyo ha. Ang katawan ng tao, yan po yung headquarters. Kumbaga, ito sa mundo natin para mas madali nyo maintindihan. Okay? Ang immune system, yan yung mga sundalo natin. Ngayon ang sundalo, paano makakalaban kung walang armas? So nakuha nyo? So kailangan ng armas ng katawan natin o ng immune system para labanan yung mga matinding kalaban kagaya ng cancer. At dyan po maganda yung mga platinum product ng First Vita Plus. Diba? Meron tayong pineapple, dalandan, guyabano. Yung mga platinum product na yan, diba? Maganda sa may mga cancer, maganda sa mga cases na ganon. Kasi kailangan ng katawan natin. Ngayon, sino ba ang pinalalakas ng mga produkto na to? Diba? Immune system. Sino-sino yung nasa immune system? Kanina pinag-usapan natin mga cells of the immune system. O yung mga organ, meron po yan. Yan po yung mga organs of the immune system. Lymphoid organ. Kasi tandaan nyo ha, araw-araw, may nakakasalamuha tayong mga kalaban o pathogen. Pero hindi yung lahat ng tao nagkakasakit. Meron daming kalaban. Pag lumabas ka lang sa ganyan, may mga pollution na, may mga kalaban na, pero hindi lang nagkakasakit. Kailangan palakasin natin ang immune system, lalo na itong mga lymphoid organ na ito. Diba yung bone marrow? Diba, nag-aano po yan ng lymphocytes, B-cell, thymus at T-cell. Yung mga lymphocytes na yan, diba yan yung mga panlaban natin sa kalaban? Itong appendix na ito, kala ko simple lang. Siya ang bahala sa movement sa loob ng bituka natin. Itong tonsils na ito, diba, ino-opera nga yan eh. Diba? Importante bakit siya mo yung mga first line natin eh. Diba, yung lining ng ano, ng bituka, lining ng baga, yan yung mga first line of defense. Diba? Ngayon, ano kailangan gawin ng tao para mapalakas ang immune system natin? Diba? Katawan, headquarters, sundalo, immune system. Kailangan ng armas. Diba? Sino po yung armas ng immune system? Diba? Additional nutrients and balanced diet. Additional na vitamins na kailangan ng katawan natin. Lalo na po yung vitamin A, vitamin C, vitamin D, at mineral na zinc. Yung mga yan, kailangan ng katawan natin. Bakit sila po yung nagsisilbing armas ng immune system natin para labanan yung mga kalaban kagaya po ng cancer. Cancer, virus, bacteria, fungi, toxin. O yan po yung kalaban, parasites. Yung kalaban ng immune system natin. Kasi ang edad ng tao, kung titingnan po natin, dahil hindi na nga masyado nagkakakain ng mga gulay ang mga tao ngayon. Diba? Panay karne na lang po. O mga fast food, instant food, junk foods. Lahat fast food, lahat instant. Kaya ang buhay natin, umiiksi. Instant na din. Tawa nyo? Kasi edad ng tao, hindi na humahaba. O, simula 2010 hanggang 2020, dito sa atin sa Pilipinas, babae man o lalaki, ang average na lifespan, 68 na lang po. At ang number one o leading cause of death, ang number one pa rin po sa puso. Cardiovascular disease. Pangalawa po ang cancer. Pangatlo po, pneumonia o sakit sa baga. Pero ngayon, no? Diba pinag-uusapan itong pandemic na to? Ayan, coronavirus. Napakatagal na po niyan. 1960s pa po meron ng coronavirus. Pero hindi siya nakakamatay noon. Nag-umpisa na naging lethal o nakamamatay ang coronavirus na yan. Diba? Noong 2009, mga 1990s, yung SARS-1. Tapos noong 2012, yung MERS-CoV. Diba? Tapos ngayon, SARS-2. O yan po yung COVID-19 o SARS-2. Yan o yung mga strain na yan, yung mga lethal. Kasi pito ho yan. Diba? Pang-pito po yung NCOV-19. Yung COVID-19, yan yung pang-pitong strain. 1960s, meron ang coronavirus. At kung titingnan po natin ngayon, ang Pilipinas po,
126,000 po ang kaso natin ngayon. So napakadami. Di ba kahapon, parang 4,000 na sa nadagdag. Di ba? Kaya importante magtulungan po tayo. Bukod dito sa coronavirus na yan, di ba, sakit sa baga, hindi lang naman yan ang problema natin. Lalo na ngayon, tag-ulan, may bagyo pa po ngayon yata, di ba? Tag-ulan na naman. Ang dami mo na naman mga sakit na pwedeng lumabas. Kasi ito, yung pandemic ngayon, nadagdag. Pero ang dami pa po mga virus na nangyayari sa atin. Ang dami pang sakit na mga regular na sakit na natin. Diba, regular na nai-encounter natin yan tuwing dadating yung gantong panahon. Diba, ano yung mga common na sakit, lalo na sa panahon ngayon tag-ulan. Diba? Eh wala pang public transportation ngayon. Pag nagbaha o naglalaro yung ibang bata. Diba, halip na nag-beach tayo, beach mo tag-ulan. O yan, susimik sa ano. Diba, no, isang araw lang nasa balita, tumasa yung tubig, naglaro na naman yung mga bata, sinaway ng mga polis natin. Ano pwede makuha pag ganyan? Diba? Common na common, leptospirosis. Ganon din, naglalagnat, masakit ang kasukasuan, masakit ang ulo, kaya lang namumula yung mata. Diba? Eh pag coronavirus, halos ganyan din, nananakit ang kasukasuan, pero nawawala ng panlasa. Ganon din, nawawala ng panlasa. Magkaaw ka ng diarrhea. Diba? Sa coronavirus. Namimiss po natin. At ang leptospirosis, no, hindi lang sa tao, pati ho sa hayop pwede, na pwedeng maka-apekto sa tao. Pag naging malala ito, ang nagiging problema, nasisira yung ating kidney. Diba, magkaroon po tayo na renal failure, liver failure, respiratory failure, kaya kung may namamatay. Lalo na kung hindi tayo naagapan. Diba, paano yan nakapasok? Naglakad ka sa baha, nagswimming ka sa baha, eh may sugat ka. Eh di ba yung sugat, yung broken skin, point of entry yan ng kalaban. Bacteria man yan o virus. Di ba kasi yung skin, isa ho ang pinaka, yan ho isa sa pinakamalaking role sa ating katawan para yung mga kalaban hindi makapasok. Kumbaga sa castle, yung balat natin, yan po yung bakod. Eh nasugat, nakapasok ngayon yung kalaban. Kung mapapasin nyo, namamagay yung sugat kasi nagkaroon mo tayo ng immune response. Di ba yung pinag-usapan natin kanina? So, nasusundan nyo? Kaya mag-iingat po tayo. Prevention, syempre. Yan po, di ba? Huwag kang magsuswimming, huwag kang dalakad sa baha, may protection ka. Okay? Ano pa mga common, lalo na sa panahon ngayon? Ito, ordinaryong sipon. Di ba? Rhinovirus, o sipin nyo, virus din po yan, kamag-anak ng coronavirus. Diba? Nakukuha na, nakakahawa din yan, respiratory droplets. Kasi virus. Diba, minsan pag nagka-virus sa isang pamilya, halos lahat ng buong pamilya nila sinisipo na. O bakit? Nagkaroon ng ano. Pero ang ano dyan, mild lang po siya kasi rhinovirus po siya. Yan o yung mga ordinaryo yung sipon ko. Ano ba ramdaman mo? Yan po, congestion, congested, discharge, di ba? So yan po yung mangyari sa atin. Alam nyo yung ano, yung ordinaryong rhinovirus o common cold, ordinaryong sipon, di ba may course po siya? O tandaan natin ha, ang virus po kasi meron yan incubation period. At yung mga common cold na yan, di ba, dapat mabilis lang po siyang mawala. Pagdating mo ng ano ng pang isang linggo, dapat wala na siya. Ang peak niya dadating yan ng 3 to 4 to 5 days. 'Di ba? 3 days, 4 days yung peak. 'Di ba? 1 to 2 days nag-uumpisa yan. O yan po yung mga nararamdaman natin. Pero pagdating ng isang linggo dapat pawala na po yan kasi yan yung course ng virus. Alam niyo yung coronavirus ang incubation niyan. 2 days hanggang 14 days. So ang tagal. Ang peak niya maglalabasan niyan pagdating ng mga 6 days. Yung middle niyan, 6 to 7 days, maglalabasan yung mga nararamdaman. Kaya importante, palakasin po natin ang immune system. Okay? Tandaan nyo, pag virus ang usapan, wala akong antibiotic. Ang antibiotic, ginagamit po ito sa mga bacterial infection.
virus po wala o hindi ho tumatalab ang mga antibiotic dito. Ano kailangan gawin pag virus? Palakasin natural ang immune system. Paano mapapalakas ang immune system? Kain ka ng tamang pagkain. Inuman nitong limang gulay o first vita plus. Okay, ano pa? Ano pang sakit, lalo na ngayon tag-ulan? Di ba? Kagat ng lamok. Ano makuha natin sa kagat ng lamok? Dengue. Di ba? Ang dengue po, hindi ho siya kagaya ng chickenpox. Pag nagkaroon ka ng chickenpox, hindi ka na magkakaroon. Di ba? Ang dengue po, hanggang apat na beses pwede tayong magkaroon ng dengue. Ayan ang nakalagay dyan, apat na strain dengue virus. Nakukuha yung kagat ng lamok. O yung kapitbahay mo, may dengue, nakagat siya ng lamok. Yung kumagat sa kanya, inagat ka din ng lamok, pwede ka rin magkaroon ng dengue. So nakukuha nyo? O anong pinaka-standard dyan? Natural, confirmatory, dugo pa din. Pero simple lang, madali mo. Dengue test, madali na. Coronavirus, polymerase chain reaction, real time. Diba? Ngayon itong mga to, naiiwasan. Opo, preventable po. Lalo na yung ating lemongrass oil. Tapos syempre, palakasin po natin ang immune system. Yung mga sakit sa baga na yan, diba? Common cold, diba? Bacteria man o virus ang naging dahilan. Coronavirus, nakukuha lahat yan, droplets. Ang droplets po, pwedeng sneezing o coughing. Alam niyo yung pagkanta? Pakikipag-usap, may droplets. Pwede rin yung source yun. Kaya mabilis kumalat yan kasi yung kumalat, yung napunta, yung droplet na nahawakan mo siya, nahawakan ng kamay mo, inihawak mo din sa mukha ko. O kaya mabilis kumalat yung infection. Diba? At tandaan nyo, ang entry ng kalaban, ayun o, broken skin. Sa bibig, sa ilong, sa mata, genitals, ayun o, insect bite. O lahat yan, point of entry ng kalaban. Diba? Ngayon, paano tinalo o paano tatalunin ng kalaban ikaw pag ang immune system mo mahina? Kasi may mga dahilan na humihina ang immune system. Kagaya ng stress at anxiety. Di ba alam natin stress, anxiety, pwede mag-cause ng sakit sa atin. O yan yung mga paraan bakit humihina ang immune system natin. Smoking, alcohol, dehydration, and healthy diet. Tingnan natin yung stress. O ang stress, pag stress ka, yung isip mo negative. Ha? Pag negative ang isip mo, di ba lagi ka nag-aalala, ang katawan mo magkakaroon ng skin irritation. O sipin nyo, skin irritation, pwede kang mag-develop ng psoriasis. Ang psoriasis, autoimmune, related po ang stress sa mga sakit. Di ba? Skin irritation, headache, fatigue. O susunod po yung emotion natin, irritable, depressed, anxiety. Pag nas magbibisyo ka, smoking, alcohol. Ang alcohol, di ba, related din po yan sa sakit sa baga, lalo na po sa panahon ngayon. Di ba? Tinan nyo ha, ang alcohol, ayun, no, toxin. Ang toxin nakasulat, poison. So, ibig sabihin, pag ikaw too much alcohol, too much ang toxin, poison ang iniinom natin. Kaya pala nahaharm ang immune system ng katawan. Ang alam lang kasi natin, pag alcohol, ang pinag-uusapan, liver. Hindi natin alam yung ibang pwedeng maging dahilan sa sakit natin, immune system ang apektado. Diba, usapin nyo, ito yung liver. Pwedeng hepatitis, pwedeng fatty liver. Pero ang ending yan, parehas masisira, parehas cirrhosis. Diba? At kung titignan natin, anong function ng liver? Diba? Ayan o, liver, yung pagkain natin, diba, magiging nutrients ng katawan. Yan po yun, dyan dumadaan yan eh. Tapos pinifilter nito yung toxin galing sa ating dugo. Yan ang trabaho ng liver. Diba? Tapos madidistribute po siya sa katawan natin. So, nasusundan nyo? Ngayon ang tanong. Yung mga sakit na yan ba, Doc? Pwedeng maiwasan? Opo naman. Lahat po ng health-related lifestyle diseases, naiiwasan po natin yan. Kaya lang dapat, healthy po ang ating lifestyle.